Okay, magandang hapon po mga Lodi. Dito tayo ngayon sa Pink Shop. Short tips lang po ang gagawin natin. Meron tungkol sa sprocket. Papakita ko po sa inyo ang mga diagram tungkol sa sprocket at yung mga combination na suitable sa lugar nyo o kaya tamang pagpili para sa mga lugar nyo. At meron tayo ditong mga diagram ng mga kombinasyon kung paano natin malalaman kung low speed o high speed ba ang sprocket set na bagay sa ating motor, pangkabuhayan man o single. Pangkabuhayan means ibig sabihin may sidecar. Unahin natin itong 1451. Ang pagkuha ng ratio diameter, i-divide mo ang 51 sa 14. Ito ang lumabas na ratio diameter niya, 3.64. Ang ikalawa ay 1548. Ang ratio diameter niya, 48 divided by 15 equals 3.2. Dito naman, 50 divided by 15, 3.33. 45 divided 14, ang ratio diameter niya ay 3.21. 36 divided 15, ratio diameter niya ay 2.4. 32 divided 15, 2.3. Ngayon, sinabi ko sa inyo yung mga ratio na yan kasi dyan natin malalaman ang katumbas. Kung ano ang resulta ng ratio diameter niya, may katumbas yan na kung low speed ba o high speed. Halimbawa dito sa 3.64, kombinasyon ng 51 to 14, 3.64, malaki ang ratio diameter niya, nasa 3.64 siya. Ibig sabihin low speed siya, bagay siya sa mga may sidecar. At halimbawa kung ang terrain mo o ang lugar mo ay medyo paahon at namamasada ka at nagkakarga ka ng halimbawa may kinakarga ka o kupra o kaya kahit anong mga paninda, bagay ito sa iyo na 3.64 kasi low speed siya eh. Ibig sabihin malaki, hindi masyadong hirap ang mga motor o ang tricycle nyo sa pagpaahon. At kahit pantayan, may pasahero man siya o wala, may karga. Dito naman, habang lumiliit ang ratio diameter niya, lumiliit, ay nag-high speed siya. Ang mga ganito, halimbawa 1536, 2.4, angkop siya sa mga single, hindi katulad mo ha, nanonood dito ha. Yun. Ito, ang ratio diameter niya ay 3.4. Hindi naman siya masyadong kaliitan o kalakihan. Mas angkop siya sa pwede siyang sa single na mga motor. Kasi pumatak lang ng 2.4 ang ano niya, ang ratio diameter. Kaya dito pa lang, maunawaan mo na kung halimbawa ano ang gagamitin mong sprocket. Kung halimbawa ikaw man ay namamasada o kaya service mo lang ang iyong mga motor, habang lumalaki ang ratio diameter, naglo-low speed siya. Habang lumiliit ang ratio diameter, nag-high speed siya. Ganun lang ang logic ng sprocket set. Kaya piliin ang tamang sprocket set na angkop sa inyong mga lugar at angkop sa kakayahan ng makina ng inyong mga motor para hindi masyadong mahirapan ang makina. Kasi minsan pag linabas naman talaga sa kumpanya, yun lang talaga kung ano talaga ang design niya. Halimbawa sa mga motor, magka-classify natin kung pangkabuhayan o pang-service lang talaga.
sa mga pangkabuhayan tulad ng mga ganyan na kinakabitan ng sidecar, ng Supremo, mas mainam na wag nyo nang palitan. O kaya pag magkakabit kayo ng sidecar, ibalik nyo yung dati. Habang break-in pa naman, pwede ninyong palitan ng iba para halimbawa yun, hindi naman kayo masyadong ma-boring sa takbo. Pero pag oras na kinabitan nyo na ng sidecar, ibalik nyo na sa dati. Kasi yun talaga ang design ng engineering niya para sa kakayahan ng makina. Pero kung single lang naman, pwede ninyong palitan na angkop sa kakayahan at sa bigat nyo. Kakayahan ng makina ng mga motor. Pasensya na kayo sa drawing. Yun na lang ang logic niyan. Habang bigger the ratio diameter of sprocket set, the lower the speed that does. The lower the ratio diameter, the higher the speed that sprocket can. Kaya yun, dyan lang sa mga kombinasyon na yan, ang tamang pagkuha lang, i-divide lang nyo. Siyempre, unang i-divide mo yung malaki sa maliit para maunawaan nyo yung ratio diameter kung ito ba ay high speed o low speed na bagay sa inyong mga motor para sa magandang takbo at performance. Yun naman natin sinasabi na magkipagkarera tayo. Kaso, yun lang. Kaya nga tayo bumili ng motor para pang service at medyo mapadali kung saan man tayo pupunta. Kunin lang ang angkop na sprocket ng iyong mga service, motor o tricycle. Depende sa lugar. Kasi may mga lugar na tulad dito sa amin, sa bundok, medyo probinsya, medyo bulubundukin ng iba. Para may ano tayo, may clue na tayo kung ano ang nararapat talaga na mga kombinasyon. Basta yun lang ang tamang pagkuha. I-compute nyo na depende sa mga kombinasyon na, pero yung makakatulong at hindi makakahirap sa inyong mga makina. Hanggang doon na lang ang aking tips sa ngayon. Magandang araw sa inyo. Salamat. Peace.